Ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. John 14, 1-12. Ayon po sa mga pilosopo, magmula pa noong unang panahon, ang buod daw po ng buhay ng tao ay paghahanap ng kasagutan sa tatlong mahalaga at pangunahing katanungan. Ang una raw po ano ba ang nararapat kong gawin? Ang pangalawang katanungan ay ano ang nararapat kong malaman? At ang pangatlo raw po ay ano ang maaari kong asahan? Noong pong sabihin ni Jesus na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay, ay sinagot niya ang mga katanungan ito. At sa totoo lang, kung ating pong tutuusin, siya mismo ang kasagutan. Ako ang daan. Ito po ay kasagutan sa tanong na ano ang dapat kong gawin. At sa mga tanong na ito, sinasabi niyang, sumunod kayo sa akin, gawin ninyo ang aking ginagawa. Ako ang katotohanan. Ito naman po ay kasagutan doon sa tanong na ano ang nararapat kong malaman at pwede kong malaman. At ayon sa kanya, pwede ninyong malaman ang lahat kung kayo ay susunod sa akin. Kung ako ay kikilalanin ninyo ng mas malalim araw-araw, malalaman ninyo ang mga lihim ng sangnilikha. Malalaman ninyo ang pinakamalalim na hangarin ng puso ng tao, sapagkat ako ang may gawa ng mga ito. Ako ang walang hanggang salita, ang karunungan mismo ng Diyos. Ako ang buhay. Ito naman po ay ang tumutugon sa katanungang ano ang aking aasahan. Sabi niya, sa akin at sa pamamagitan ko, maaari kayong umasa sa kaganapan ng buhay na hinahangad ng inyong puso. Maaari kayong umasa ng sariling silid sa bahay ng aking ama na inihanda ko para sa inyo. At sa bahay ng aking ama, ang pamimighati ay magiging kasiyahan, ang kahinaan ay magiging lakas, at ang buhay ay magiging mas masigla. Si Kristo po ang tunay na buhay na tubig na pumapawi sa bawat pagkauhaw. Siya ang tunay na liwanag na papawi sa anumang uri ng kadiliman. Ang paghangad na makita ang kanyang mukha ay paghahangad ng bawat tao na tugunan ang pinakamalalim na pangangailangan ng puso. Kagaya po ng isinulat ni San Agustin, hindi mapapalagay ang aking puso hanggat ito ay makatagpo ng kapahingahan sa Diyos. At alam po natin na si Jesus ay Diyos. Ang katotohanan pong napakaraming mga martir ang nagtiis ng paghihirap, kahihiyan, kamatayan, sa halip na itakwil ang kanilang pakikipagkaibigan kay Kristo, ay nagpapakita lamang kung paanong ang kanilang buhay ay binago at pinagyaman ng pakikipagkaibigan ito. Isa pong santo, si San Anastasio, isa po siyang kawal sa sandatahang lakas ng Persya noong taong 600. Pagkatapos daw po na masakop nila ang Jerusalem, ang relic ng tunay na krus ay ibinabalik sa hari. At habang sila raw po ay naglalakbay kasama ang relic, nagsimulang magtanong itong si Anastasio tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. At ang pagtatanong daw po na ito ay siyang nagdala sa kanya upang yakapin ang pananampalatayang ito. Pero dahil po rito, siya po ay inakusahan at ibinalanggo. At siya po ay pinaratangan bilang
isang espiya. Dito po nagsimula ang mahabang panahon ng interrogasyon, pagpapahirap para itakwil lamang niya ang pananampalataya at bumalik sa kanyang dating paganong paniniwala. Sa araw po, ang kanya raw pong leeg at mga paa ay nakakadena habang pinagbubuhat ng mga bato. Halos bawat oras, siya ay hinahampas ng batuta. Binali ang paa sa pamamagitan ng isang malaking sanga ng kahoy. At tatlong araw na magkakasunod na siya po ay hinagupit. At habang siya raw po ay pinahihirapan, paminsan-minsan siya raw po ay inoopera ng posisyon, mataas na posisyon ng karangalan, ng salapi para itakwi lamang niya ang kanyang pananampalataya. Minsan po ay inalayan pa siya na pwede na siyang manatiling Kristiyano sa isang kondisyon kung pabulong at pribado niyang itakwil si Kristo sa kanilang hari. Noon pong mabigo sila sa lahat nilang pagsisikap na ihiwalay siya kay Kristo, siya po kasama ng 70 iba pa ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsakal. Ito po ang isang taong nakatagpo ng tunay na kahalagahan at kakaibang yaman sa pakikipagkaibigan kay Hesukristo na siyang daan, siyang katotohanan, at siyang buhay. Na siya lamang makatutugon sa pinakamalalim na mga hangarin ng puso ng tao. Lahat po tayo ay naniniwalang siya ang daan. Naniniwala tayo na siya ay katotohanan at siya ang buhay. Kagaya ng sinabi niya sa mga apostoles noong huling hapunan, wala po tayo ngayon dito kung hindi po tayo naniniwala doon. Ganun pa man, hinihiling pa rin po sa atin ang simbahan na suriin ang ating mga puso kung gaano katibay ang paniniwalang ito. Buhay po ba at matibay ang ating pananampalataya? Sa paglakas ng ating pananampalataya kay Kristo, ay lalo naman pong tayong nagiging matalino pagdating sa mga pang-espiritual na bagay. Nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob, ng kapayapaan ng puso at kabutihang loob. At sa paghina naman ng ating pananampalataya, mararanasan naman natin ang panghihina, kabiguan, pagkabagot, pagkaalipin sa mga bisyo at labis na pag-aalala. Tatlong katanungan po, mga paraan para mas masuri nating mabuti ang ating pananampalataya. Una, tayo po ba ay may panahon pa sa personal na pananalangin araw-araw? Ang ating pong pakikipagkaibigan kay Kristo ay mamamatay kung hindi tayo gumugugol ng panahong kapiling siya sa panalangin. Pangalawa, kailan ka huling nagkumpisal? Ang ating pong pagiging makasarili at pagiging makasalanan ay sumusugat sa puso ni Jesus kahit na po sa mga maliliit na kasalanan. Gamitin po natin ang sakramentong ito ng kumpisal upang gamutin ang mga sugat na ito. Pangatlo, tayo po ba ay nananabik na tanggapin si Jesus sa banal na pakikinabang? Kung para po sa atin ang pagtanggap ng komunyon ay nagiging isang nakababagot na ritual na lamang. Kung sa panahong ito ng COVID-19 ay hindi man lang tayo nananabik na muling tanggapin ito, ito po ay mga tanda na ang ating pananampalataya ay nanghihina na. Ngayon po, inaanyayahan tayo muli na suriin ang ating pananampalataya. Nais niyang tulungan tayo kung kinakailangan nating gumawa ng paraan para tayo ay maging mas mabubuting mga Kristiyano. Mga Kristiyanong nakararanas ng kagalakan kay Kristong muling nabuhay at walang takot na nagbabahagi ng kagalakang iyan sa iba.
Magandang umaga po, magandang araw, magpalaing kayo ng Poong May Kapal.